nilista ko lang lahat yung mga pinagsasabi niya kagabi sa akin. Impromptu ko sinasabi yon, but nilista ko lahat yung sinasabi niya. Ano sinasabi niya? Focus siya sa education. Massive quality education. Yes. Kailangan bigyan ng boses ang mga IPs, yung mga indigenous people. Number three, yung tinatawag na transport group. Kailangan din natin ng mga batas about transport group, i-focus po niya dyan sa Senado. Another, yung tinatawag na sa mga senior citizen. Pastor Kibuloy, yes, mukhang bata si Pastor, but he is already a senior citizen. Mm-hmm. So, siya ang magiging boses ng senior citizen doon po sa Senado. And lastly, ang priority niya aside sa religious freedom is zero corruption. Makita naman natin, sa KOJC, may corruption ba doon? Wala. So, yung tinatawag na discipline of Pastor Kibuloy sa kanyang leadership in KOJC, yun ang i-apply niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Correct. At ito nga, palagi namin pinag-uusapan, attorney, no, na kung ang ugali ng lahat ng mga Pilipino, hindi naman lahat, siguro majority ng mga Pilipino, katulad ng mga ugali ng mayroon ng KOJC, mabilis na uunlad ang Pilipinas. At ito pa, no? Kung yung mga kababayan natin ay marunong pumili ng isang kandidato, si Pastor, kahit hindi na mga panya, mananalo to eh. That's why nga, Coach, Master Julia, may tanong sa akin. Paano daw mag-campaign si Pastor? Yun. Ang sagot ko isa lang. Isa lang. Hindi kailangan si Pastor ang mag-campaign. Tayong mga taong bayan na naniniwala sa advokasya ni Pastor Kibuloy, tayo ang mag-campaign for him. Correct. Yun. Kasi unang-una, no, yung sinasabing resibo, nandiyan na lahat. Nandiyan na. Nakikita natin, wala nang duda, meron talaga siya nagawa. So kung ikaw, magre-research ka, makikita mo si Pastor Kibuloy, nagawa niya yung mga ganito, ano pang gagawin mo? Ba't di mo pa iboboto? Oo, tama. Di ba? Bigyan natin ng patotoo yung massive education na plano ni Pastor Apollo Kibuloy. Marami mga senador dyan, natapos na lang yung kanilang mga termino. Hindi man makapagpatayo ng mga paaralan. Si Pastor Apollo Kibuloy, katulad ng sinasabi natin, dyan sa Tamayong. Yon. Nagkaroon po ng eskwelahan dyan na high school, kasi elementary lang eskwelahan dyan. And naawa siya sa mga taga-ron, gawa ng hanggang elementary lang inaabot ng kanilang edukasyon, kasi hindi sila makababasa na yun para makapag-aral, kasi ang layo. So, ang ginawa ni Pastor, nagtayo siya ng high school dyan sa Tamayong. At aside from that, meron siyang Jose Maria College. Yeah, tama. At ang nakita ko yung mga members na ang dami, lalo na dito sa SMNI, yung mga nag-aabuga siya na mga anchors, yung mga taga KOJC na mga nakakasalamuhan natin na sobrang busy, nag-aaral ng abuga siya. Talagang makikita mo dito kay Pastor at yung turo niya sa kanyang mga miyembro, huwag mag-settle sa kung ano yung meron ka. Tama. Kaya nga maganda yung yung dapat lagi natin tinuturo natin sa ating manunood, yung pagboto. Dapat yung pangako nagawa na. Lagi niyo itatanong, yung pinapangako ba ng kandidato niyo nagawa na niya? Pagka hindi, sinungaling 'yan. Kahit sino pa 'yan. Hindi ka pwedeng mangako na hindi mo nagawa. Ano, papagpraktisan mo yung posisyon? Tama. Eh, si Pastor, hindi nangako. Nandiyan na eh. Di ba? May exhibit na. May resibo na. I-apply na lang niya sa buong Pilipinas. Hindi pa nangangako, meron na nagawa. So, ito lang yan, mga kababayan. Unang-una, titingnan natin kung may nagawa na sa komunidad or sa isang komunidad na pinamumunuan or kinabibilangan niya. Doon natin titingnan sa kandidato. May nagawa ba? Tapos may bahid ba ito ng corruption? Kasi yung corruption naman talaga ang tunay na kalaban natin sa Pilipinas. At ang pangatlo, kung papaano siya makakatulong sa ating bansa. Now, babalikan natin yung una. Kung yung nagawa niya ay nakatulong sa kanyang pinamumunuan, ibig sabihin yan, makakatulong yan sa buong bansa.